Magandang araw sa inyo mga boss. Ngayon po may gagawin tayong experiment kasi may napanood ako kay Mr. Bombastic. Shoutout nga pala sa kanya dahil sa kanya ko nakuha yung ganitong idea na dapat kong gawin to. So, ang video niya kasi, ang tanong niya sa video niya, bakit daw umiinit ang amplifier pag mababa ang wattage sa speaker? At hindi masyadong umiinit ang amplifier pag mataas ang wattage. So, magagawa tayong experiment na yung speaker na isa ay kinabit ko sa ampli. At yung speaker sa taas na nakapatong sa kanya, medyo nakasilam po ah, pero enable tayo ko lang yan. So hindi talaga siya totally nakadikit. So minsan mali din ang reading natin dun. Pinatong ko lang sa kanya at wala po nakakabit. Meron tayong tone generator, meron tayong tester na nakaset ng AC 10 volt. Kaya nga pala gumagamit ng tester na analog kasi mas mabilis ang response kesa sa digital. Kaya mas magandang gamitin to kung mabilisan lang. Pero kung may oscilloscope, mas maganda lalo. Wala tayo nun. Mahal. Hindi tayo yung kumikita sa YouTube. Nakakalungkot lang. So, ganito yan. I-test muna natin kung ilang ohms yung speaker. So, makikita nyo ay siya ay 3.6. Kaya siya 3.6 o 3.4 at naglalaro siya ng ganyan kasi nagsasalita ako at mayroon siya nakukuhang response sa aking salita. Ngayon, ang ohms, ang impedance na ganito ay 4 ohms. So, okay lang yon kasi natural sa kanya na 4 ohms lang talaga yan. Kumbaga, I mean, ang ibig sabihin natural sa kanyang pabago-bago ang ohms, pero dapat dikit sa 4 ohms. O, ibig sabihin, kung may discrepancy minsan sa tester yon, o dahil yung speaker nyo kasi may natatanggap na tunog. So, mga pala, pag may natatanggap siya yung tunog yan, nagbabago yan ng impedance. So, para masigurado natin, nakita nyo yung kanina, di ba, 3.6. So, magbibigay ako ng volume. Ubusan ko yung aking tone generator. So, i-on natin. Yan, naka-on na siya. So, magbibigay tayo ng volume ngayon. So, yan, tumutulog na ngayon yan, yung speaker mismo. Ewan ko kung nadidinig nyo. Pero yan, tumutulog na siya ngayon. So, kanina, kung 3.6 yun, kung susukatin natin ngayon yung ohms niya, ang taas na ng ohms niya ngayon, no? Kasi gumagalaw na siya. So, pag gumalaw ang speaker, nagbabago ang ohms kasi sumasalubong yung kuryente. So, ganito nangyayari dyan. Pag ang speaker nyo kasi ay ginawa na may magnet at may rewind. Di ba? May coil sa gitna. Kumbaga, may tanso. Ang motor na ginagamit natin sa mga, maaari, sa electric pan o kaya sa mga e-bike o saan pa man yung, basta yung motor. Okay? O kaya dinamo, so maganda dinamo. Sige, dinamo yung makina ng Tamiya o kaya yung sa dinamo na may permanent magnet na may rewind sa loob. So pag sinuplayan mo yun ng kuryente, yun ay iikot. Pero subukan natin ang baliktad yun. Tanggalin mo yung kuryente yung kinabit mo, palitan mo ng ilaw, ikutin mo yung dinamo. Ang gagawin ng dinamo mo ay magbibigay ng kuryente. So, to subukan natin ngayon na masusunod na experiment natin ngayon. Pagbo-volume ulit ako ng ano, yan. Tutunugin ko ulit yung speaker. Kakabitan ko naman ng tester na AC. So, tingnan natin kung ilan yung babalik na kuryente. So, makikita nyo, may bumalik na kuryente. 5 volt na bumalik na kuryente galing sa speaker. Samantala, ang nabibigay sa kanya ng power ay nasa ilalim. So, bakit nga ba umiinit ang amplifier pag mababa ang wattage? Umiinit ang ampli pag bababa ang wattage ng speaker kasi mas magalaw ang speaker. So, mientras gumagalaw ang speaker, mas mataas na kuryente. Di ba? Kasi, ilan nyo? Sa ngayon, hininaan ko yung volume, wala ko nakukuwang power. Lalaksan ko ng 1 port. So, meron ng galaw yan. So, hindi nyo rinig, pero meron na yan. Meron na siya. Almost 1 volt. So, mientras gumagalaw ang speaker, lalo tumataas ang kuryente. Ngayon, ang nangyari kasi, di ba, para gumalaw ang speaker, kailangan mo siyang bigyan ng kuryente na galing sa amplifier. Ang problema, pag bumalik ang speaker, kasi, siyempre, bumaba yun, ibig sabihin, atrasabante yun.
meron siyang sariling paggalaw. Kasi ang speaker natin parang may spring sa loob yan. Kasi meron tayong spider tsaka itong nasa gilid. So, pag gumalaw yun, ibig sabihin may bumabalik na kuryente. So, ang mas mataas sa wattage kasi na speaker, hindi kayang pa sa basta paggalawin ng amplifier yung speaker na yun. So, hindi siya masyadong magalaw, ibig sabihin, hindi siya magkikreate ng ganung kalakas na kuryente. Ngayon, meron pa ako isa pang konting yuturo sa inyo. Kasi, sabihin na natin na, syempre, tulad nga sinabi ko, mababa yung wattage. Mas malakas yung galaw. Diba? Eh, paano naman yung malaki na malaki ang rewind? Tsaka malaki ang magnet. Diba dapat pag gumalaw ng konti yung matakas yung lakas din ng maliit? Hindi natin masabi kasi depende yun sa rewind. Kung anong klaseng rewind o anong klaseng frequency yung nagre-resonance yung iyong speaker. At marami pa tayong dapat i-consider na dun kasi hindi lang yun ang kainang tinitingnan. Mahirap mag-explain kung bakit ganun. Pero may computation yun. Hindi magiging effective ang isang dinamo kung hindi tama ang iyong rewind. Tsaka isa pa nun, mas marami kasing rewind, yun pala mas marami palang coil na nakaikot, mas maraming ikot. Kumbaga, mas maliit yung tanso sa loob ng speaker, mas maraming ikot, mas magbibigay ng kuryente yun. Kasi minsan, siyempre, mas maliit ang speaker mo, ginagawa nila, dinadamihan nila ikot ng rewind. Kasi maliit lang ang kinakabit nilang tanso. Hindi katulad ng malaki speaker, malaking tanso. So, hindi mo kailangan umikot ng madami. So, konti lang ang kuryenteng ibibigay niya pabalik. Yun pa pala isang teorya dun. Pero, hindi tayo sigurado kasi hindi tayo marunong masyado sa inductor tsaka ng motor. So, asensya na. Pero ganun kasi yung pagkakaintindi ko dun. Tapos, ito pa isang consider natin. So, nagbigay tayo ng kuryente, di ba? So, dinigay ko siya sa ampere. So, nakaklamp tayo ngayon. Nagbigay ako ng half volume yan. So, kung titingnan mo, meron tayong mga 0.4 ampere. So, ako. Pag ang speaker nyo bumaba sa kanyang resonance frequency, paano resonance frequency? Mayroon spec sheet kasi lahat ng speaker, pero tataka ako sa Pilipinas, bihira ang speaker na may sheet, so parang ganyan. So, mayroon tayong 46 Hz kasi itong speaker to ay nakatune ng 46. Kung titingnan nyo, siya ay naglalaro ng 0.39 o 0.4. Pag ito po ay tinaas ko at binaba ko, ang pirahe niyan ay tataas din. Yan, binaba ko yung pirahe. Kung titignan nyo, bigla nag-i-tandel, binaba ko ng 35. Mag-focus ka. Pag ito tinaas ko naman ng higit 40, ganun din ang nangyayari. Ginawa akong 60. So, ganyan naman, naging 0.7 siya. So, ang frequency response nito ay nasa 46 kung ano, yan, yung kanina. So, syempre, kung mas mataas ang perahe na kailangan ng speaker para gumalaw siya, mas masakit sa amplifier yon kasi pinapahirapan mo siyang bigyan siya ng kuryente. Kumbaga, kailangan pa niya ng tulak para las lalong gumalaw. So, yun na lang po ang nasabi ko sa ngayon. At sa susunod, marami pa tayong dapat i-explain. Paano natin kukuha yung resonance frequency ng speaker gamit ang tester at isa pang tester at isang ampli na magkapatong sila. Pero dapat kasi magkasukat. Kung wala kang spec sheet, so pwede niyo namang gawin yun. Tapos, doon kayo maglagay sa box ng spread na yun. Kasi sa ibang video ko na siya gagawin, medyo mahirap explain at madami pa tayong dapat i-consider. So, yun lang muna po. At ulit po, shout out kay Mr. Bombastic. Yun lang po. Salamat.